may shower dyan. Paano klaseng shower? Shower on stage, yung papaligo sila? Hindi, naka-glass siya, tapos makikita mo sa shower sa loob. Naka-underwear lang yung ano, yung model. Na. What? Bar rin siya, so one of the known gay bars here. My most ambitious journey. I will be traveling to 10 European countries and I will be sharing my experiences with you. So make sure to subscribe and like my videos. So you're ready, be? Tara, let's go! Francis Candy and welcome back to my channel. So, andito pa rin ako ngayon, bes, sa France. Ito pa rin, bes, Paris. Dito kami ngayon ni Jeron sa... Hi! Ayan, hi, Jeron. We're here in Lumare, yeah. The dinala, district of Paris. Yeah, dinala niya po ako dito sa Lumare kasi parang feeling ata niya bakla ako. Hindi naman. Straight na straight niya, oh. Brad, walang ganyan. Magaganyan ba akong contour kung... Hello? Pagsunod ba akong perlas kung bakla ako? No! So, andito kami ngayon, bes, sa mga gay district of Paris. So, tingnan natin ano yung gagawin namin, ano makikita namin. We'll try some food, drink some coffee or any drink and enjoy the view. Yung ginagawa kasi ng mga French dito, nagsisit sila sa bar tapos may terrace na tapos nakaharap lahat sa mga nagpapas ng mga tao. So, ginadudge lang na yung mga tao. So, today baka yun gawin natin. Gusto ko yan. Let's do bird watching plus panglalait sa mga tao. Alright. Pero baka wala tayong malait because yung sure dito. Tayo yung malalait. Tara, let's go. Let's go. So in fairness talaga, no? Ang ganda nila tignan talaga. Sarap nila sa paningin. Parang... Paris, binibigyan kita ng chance, no? Binibigyan kita ng chance, igalaw mo ang baso. Patunayan natin, this is the city of France. Lourdes Bar, Paris. Diyan yung may shower. Lourdes. Paris. May every, parang midnight ang start, may shower dyan. Paano klaseng shower? Shower on stage, yung papaligo sila? Hindi, naka-glass siya, tapos makikita mo sa shower sa loob. Naka-underwear lang yung ano, yung model na. What? Bar rin siya. So, one of the known gay bars here in Paris. Oh. So, mostly kung tourist ka, tapos Bex ka, dito talaga yung unang puntahan. Lourdes. Oo. So, andyan ako mamayang gabi. Mamaya, tatay natin. Sige. Silipin natin. Tara daan tayo saglit habang wala pa. Ito yung Lourdes since 2003. Oh, isang sa kanan. Pinakakanan. Ayun, nakikita mo. Parang meron. Nakailaw na yun. Ah, din yung sour. Ah, nasa loob. Bonsoir. So we decided, be, na since andito naman ako, be, sa France, di ba, it's the film capital of the world, you know, like Cannes. So andito kami, be, ni Jeron para manood ng movie. Oh my God, isa sa mga goals ko talaga, manood ng mga pelikula sa ibang bansa. Kahit hindi ko maintindihan, just to experience lang. Alam mo yun? Yeah, so manood kami. It's in, anong language, be? In French, Danish, and German. Yeah. So may subtitle naman. Walang English. Walang English. So hindi ko maintindihan in short. So doon natin malalaman yan.
And then, actually, talaga, ang pagkakaalam ko, parang sa France, inimbento ang movie eh. Yun yung pagkakaalam ko eh. Verify nyo nga. Mm-hmm. Pero yun yung pagkakaalam ko. Kaya, siya talaga yung film Capital of the World. Correct. Yan, nakabili na kami ng ticket. Ang ticket nagkakalagay ng 10 euros 10 per euro. Head. Mm-hmm. So, tingnan natin kung ano yung magiging experience natin sa panonood, ano yung makikita natin, kung mag-enjoy ba tayo. Okay. So, dito na kami ngayon sa loob ng cinema. Ang liit lang na sinihan nila, be. At ang init, be. Cinema to o sauna? So, tapos na kami manood, be, ng pelikula ni Jeron. Grabe, nakakaloka. True to life story pala siya. Pero anyway, eto na, nagsisimula na ang gabi. Kaya naman, pwede na tayong rumampa. Okay. Tingnan na natin. Na. Oo, nasa labas na ang mga ano eh. Panghapunan natin. O tara. Eto, so, eto na guys. Pakita namin sa inyo yung status dito. Pag ganitong padilim na. Sa gay district ng Paris. Oh, the gay Paris. Or like so Parisian. Mon ami, mon chéri. Actually, itong dadaanan natin. Punong na talaga. Laging punuan dito. Uh-huh. So, yung mga Bex lagi nandito. Usually, mga Bex lang naman. Wala magdanakaw dyan. Wala naman. Mga mga mao-onda tsaka mga bear brand yung mga nandito. Type ng gay. Ooh. So, usually, puno sa loob. Kaya nasa labas na silang lahat. Kaya ganyan kadami. Yes, kaya ganyan kadami. Ganda talaga yung typical scenario dito kapag weekend. Ayan, be. Ganyan sila kadami. Yes, so tingnan na, daanan natin. Okay, sige, sige. Ayan. So tamang daan lang muna tayo. O, tamang daan lang tayo. Wala pa tayong ano, cheers, cheers, dadaan lang tayo. Wala pa. Daanan muna. Oo. Para ma-feel lang. Ito, ramen. Tara, let's try ramen. Malamig eh. Naloka ka sa ano? Sa kanila? Actually, niloloka ako. Pero andun nga ako sa ano eh. Skeptic ako sa mundo ngayon. So parang ito na pinanood natin. Mga ganun. Natatakot ako. Baka biglang kagano'n. Hindi naman. Wala naman. You'll never know. Diba? So tamang hinala ako. Kaya parang magpapaka Virgin Mary na nga lang muna ako eh. Correct. Pero pwede kang lumaban mga titigan. Titigan nga lang eh. Ayan, lumalaban naman, di ba? Oo. So, andito na kami ngayon, be. Actually, yung order na kami ng mga pagkain namin. Kasi nga dinner na. Kumakain kami ngayon dito sa isang Japanese restaurant. And siyempre, habang kumakain, be, hindi mawawala ang ating paboritong hobby. Ano ang tawag, Mars? Environmental scanning. Yes, napaka-ano tayo eh. Nature friendly, di ba? Natulungan natin. Tingnan po natin, or scan-scan tayo sa likod, oh. Diba? Anong masasabi mo naman sa mga dumadaan? Actually, wala talagang tapon dito. Walang tapon, no? Parang gusto nga namin, itapon na lang sa amin. Correct. Diba, itapon nyo dito. Ay, dito. Anong gusto mo ba? Pinapamukha o pinapa dibdib? Ang problema. Diba, kailangan siyempre iniisip mo ba yung pag, diba? O dinidibdib mo yung problema? Mas maganda kung ipapamukha mo agad para malaman mo na agad sa ang katotohanan. Oh, speaking of mukha, tingnan nyo naman po yung nasa likod ko, oh. Okay, correct. Environmental scanning, mode on. Diba? Diba, Mare? Mga dumadaan dito talaga, oh. Diba? Walang. Ito pa, papakita ko pa kayo. Isa pang bet ko, ah. Ayun. Diba? Pinag-inintay ka niya. Lapitan ko na ba? Oo. Tanungin ko, para saan yung tissue? Oo. Alam mo na. Hindi mo kailangan ng tissue. Andito ako. Lumingon sa binaring yung tissue. Wow, ayun ang ating ramen. Like falling deeper, cold on nights, 난 너무 싫어. 기다리기에는.
Kailangan sigo. Tayo, ang sarap. Yung mga dumadaan. Ang sarap ng yung mga ramen. Yung mga dumadaan. Just came, 가져 내 맘을, 마저 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔 내 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야 알아 멍청해 channel. So, be, andito na ako ngayon sa Tarin, papuntang Virasay. Grabe, be. Papunta dito na, stress ako, hindi ko alam. Kasi naliligaw ako. Buti na lang, okay naman sila, kausap. Pag nagtanong ako ng direction, basta ang magic word lang ay, bonjour, tapos magtanong ka na, tapos may si, ganun lang. Hindi ka naman hirapan, ay, naman-under kami ngayon. Kumagal na ngayon yung Tarin. Fairness, ang ganda na itong Tarin station na to. As in, malaking Tarin station siya. T-E-R. Ayan, T-E-R ata to. So, for this vlog, be, samahan nyo ako sa adventure today. After netong Tarin, mamaya, hindi ko alam anong gagawin ko kung maglalakad ako or sasakay. Hindi ko alam anong gagawin ko paraan talaga kasi minahabol akong oras. Pag hindi na-late ako, may iwan ako ng tour. So, ay. So, tingnan natin sana mabutan ko yung tour natin. Pero anyway, ito yung kanilang Tarin dito. Maganda siya. Ayan, makikita nyo, may mga table pa. Yun lang talaga, be. Walang... Kasi nga malamig yung lugar. Wala ng aircon. Haggard-haggard ako, be. Dahil takbo-takbo ako, be. So, maiwan tayo. Grabe, ang bilis ng biyahe, be. Andito na kami ngayon sa Versailles. So, mag-Uber na lang ako from here papunta dun sa Versailles, sa palace. So, see you there. Baka maiwan tayo ng tour natin, eh. Good morning, be. So, ngayon, hindi pala ako magbubok ng sasakyan. Bonjour! Tingin sa akin si mother, eh. So, hindi pala ako magbubok dahil may meet-up point pala ako sa tour na kinuha ko via Get Your Guide. Pwede nyo rin gamitin yon para pag nagpunta kayo doon, hindi kayo mahirapan. Tama ba? Thank you.
Andito na tayo, be, sa Palace of Versailles. Ang ganda! Siyempre, hindi ako mapanggap, be, na alam ko to. Alam ko lang yung lugar, pero wala akong alam sa lugar. Kaya nga ako kumuha ng tour, eh. Pansin niyo dito, be, pagpupunta kayo ng Palace of Versailles, di ba sobrang daming gold? Pero hindi talaga yan tunay na gold noong unang panahon. Ang gamit nila noong panahon is silver and copper. Tapos, syempre, to please the visitors na lang, mga turista, ginawa nilang gold. O, di ba, nauto naman tayo. Hindi accurate lahat na nakikita natin, ha? Historically, iba, in-improve na lang nila. Painting on the ceiling dito ba sa Europe, kaya sobrang bongga. Setup dati ng mga kwarto, as in yung parang connected yung mga kwarto sa bawat kwarto. Sabi nila, oo daw. So parang lumalabas talaga na pag royalty ka bilang public figure, wala ka talagang personal space. Tapos lahat na lang ng gagawin mo, iutos mo na lang talaga sa mga assistant mo, ganyan, kasi parang sobrang dami. Actually, hindi na nga medyo interesting tong topic na to. I think sa mga tao na hindi interesado sa history, ganyan, no? Pero just to see yung how luxury their life was. It's so amazing.
plus, ang gawain pa talaga nila dati is i-show off kung ano yung meron silang yaman. Papabe, ipinatayo niya itong garden para i-show off na mayaman kami. Char, sana no, ganun talaga, no? Sana ganun talaga yung pamilya natin, no? Sarap ng buhay nila noon, no? Wow! Sobrang ganda din ng kanilang garden pala talaga. Grabe! Wow, totoo nga be. Isa siyang musical garden. Narinig niyo ba yung music niya? Wow. Nawala yung music niya. Ayun, meron siyang music be. Ang galing. Although, sa Filipino mindset, garden ba yan? Damo-damo lang yan na kinat. So try natin laharin to be. Actually, pwede mag-rent dito ng cable car. Cable car ba tawag doon? Ay, hindi eh. Ano yung... yung sasakyan sa golf? Caddy? Caddy ba tawag doon? Oo, basta parang ganun. Pero dahil wala tayong budget para doon, lakad lang tayo. So, ang lahat ng ito, be, ay part ng kanilang garden. Wow. Ang ganda tingnan ng lugar, ng lahat. Ng mga turista talaga yung nagbibigay kulay sa mata ko talaga, Char. Kain na muna tayo. So ayan be, napagod na ako sa kakalakad kaya kakain na muna tayo dito. And syempre yung mga pagkain dito be talaga is puro salad, puro mga cold cuts ng mga sandwiches. So eto na lang. So roughly yung mga pagkain dito around 10 to 20 ganyan. Eto 13 to. Croutons. Sobrang lamig. Isipin ko na lang, adobo to. Sa hagat ng niyahon na bangus. Laeng. Hi. Alam mo yung na-appreciate kong right now ba eh? Kasi yung ganyang lugar dati, nakikita ko lang yung sa wallpaper ng bahay namin. Alam mo yung mga binibenta na wallpaper sa Pilipinas? Yung madalasan nilalagay sa may harap ng lamesa, ganyan. Or basta nasa sala, yung mga view ng mga puno na yan. Totoo pala siya, no?
Sobrang ganda. Kumbaga dati, be, pangarap ko maging baka na lang, be, sa New Zealand. Kaso na-realize ko, be, nagiging corned beef sila doon, be, naging delimondo ata sila doon. Parang ngayon, mas bet ko na lang maging pato dito, be. Diba, kwak-kwak-kwak ka lang dito, kwak-kwak-kwak. So that's the last vlog na, be, for friends. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na bansa dito, be, sa Europe. And syempre, huwag niyong kalimutang mag-like, share, at syempre mag-subscribe sa aking channel para man makontinue na ito ating ginagawa. Ilang araw na lang natitira sa akin dito, kaya kailangan i-maximize na natin at lubusin na natin ang ating tour. This is Mick and DA saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. Hanggang next time, don't forget to love yourself like someone you love because you deserve that kind of love. Mula dito, be, sa France. Au revoir! Teka, be, bago matapos itong video na to, huwag mong kalimutang mag-follow sa lahat ng aking social media accounts at Francis Candy A sa Instagram, TikTok, Twitter, at syempre sa Facebook. At syempre dito sa YouTube, huwag mong kalimutang i-click yung notification bell para notified sa lahat ng aking uploads. O, yun lang yung gusto ko sabihin. Pwede ka na manood ng kahit ang video gusto mo. Yala, bye-bye!